Hi, welcome back to my channel, Luis Asuncion Vlogs. So, another topic na naman pag-uusapan natin sa ating devotion playlist. So, ano ba ang magiging topic natin ngayon? So, ito ay patungkol sa pagpapasalamat natin sa Diyos. So, pero bago ang lahat natin na i-discuss ito, baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa vlog na to, feel free to subscribe, click the subscribe button below and hit the notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong ipopost. So, tapos pakishare na rin sa ibang mga kaibigan natin, lalo na sa mga nangangailangan ng panalangin at kakulangan ng pag-asa sa sarili. Okay, so let's start. So, sabi ko nga kanina, ang topic natin ay tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos. So, ano ba ang ano natin? Paano ba natin sisimulan ito? Kaya yun ang imagine mo na lang, pagkagising mo sa umaga, pagkain mo sa buong araw, so meron kang malakas na pangatawan, healthy body na, sabi. Mga kaibigan laging nandyan, magandang tanawin, so nasa maluwag ka bukirin, ganyan. Then, yun, binanggit ko kanina yung kalakasan ng katawan. Tapos may kakayahan kang ano, makapag-aral. So, inspirasyon na galing sa iyong mga magulang, inspirasyon sa iyong minamahal. So, at natin kayang ibigay sa makaptan ng ibang tao, pero ikaw meron. So, yun. Isang halimbawa na lang yun ng anong dapat mong magpasalamat sa Panginoon araw-araw ng buhay mo. Okay? So, kung hindi man lahat yun ay nararanasan mo, magpasalamat ka ba din? Yung iba nga, nasa kalagitnaan pa lang ng panaginip wala na, patay na, hindi na nagising. Samantalang ikaw, eto, nanonood ka sa video ko, nagising ka pa. So, isang pasalamat na yun. May pagkakataon na, bago mo, habang pinapanood mo to kadidilat lang na yung mga mata, nagpupunas ka pa lang ng muta mo. Isang pagpapasalamat na yun at nagising ka pa. So, napamit ko nga sa isang anak ko, devotion ko, yung previous devotion na magpasalamat ka pagkagising mo. So, kagaya ng isang halimbawa dito sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, ulitin ko. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, sabi nga sa lahat ng pagkakataon, hindi ko sinasabing kapag gusto mo lang o kapag na-feel mo lang na talagang lubos kang pinagpapala, doon ka lang magpapasalamat sa Diyos. Kailangan mo sana yung sarili mo na magpasalamat lagi sa Diyos. Okay man ito o hindi na dumating sa buhay mo. Halimbawa, may dumating kang gandang biyaya, nagkaroon ka ng magandang kotse, pagpasalamat mo yun, pasalamat ka sa Diyos. Tapos kung nagkaroon ka man ng maraming may problema, ipagpasalamat mo rin sa Diyos, dahil hindi naman ibigay ng Diyos yung problema na yan na hindi mo kayang lagpasan. So, yung sabi ko nga kanina ng blessing, yun, thank you Lord, ganyan. So, kapag karoon ka ng problema sa isang kunyari nawalan ka ng sandaan, magpasalamat ka pa rin. Bakit? Yung makakapulot ng sandaan na yun, malay mo, mas kailangan niya yung pera na yun. So yun ang ganun kasimple ngayon pagpapasalamat. Ugali kasi madalas sa ating maala na tayo sa mga Pinoy. Ugali talaga natin na kapag dumadating sa kanila saka na may magandang biyaya, saka alam marunong magpasalamat sa Diyos. Minsan nga kahit
ang ganda ng araw mo o ayos na nangyayari sa iyo, hindi mo pa rin naalala ang Diyos. No? Minsan na aminado ako noon, nangyayari sa akin yan. Kapag naman masama o puro hindi mo gusto yung mga bagay na dumarating sa iyo, galit na galit ka. Laging kanino, kung sino makasalubong mo, galit ka, ganyan. Madalas pa nga, pag matindi na talaga problema mo, sasabihin pa, Diyos ko, ba't ganito ang ginagawa mo sa akin? Laki ng problema na yung nasabihin. Lagi, sinisisi mo pa yung Diyos. So, ganyan tayo, di ba? Pag ayaw natin yung nangyayari, hindi mo inaasa na mangyayari sa'yo, alburoto tayo. Umuusok yung tayo natin sa galit para tayong mga ano yung sumo wrestler o kaya yung yung wrestler mismo na galit na galit, parang ano boxing yun na kumbaga sa eye of the tiger talaga na ano. So ang point nito ay itong vlog na to, bakit hindi mo na ipagpasalamat na may nangyayari sa buhay mo? Wala ka bang kagay ng wala ka bang bagong damit? Imagine mo na lang, okay lang na wala kang bagong damit kaysa naman yung iba hindi makapagsuot na maayos na damit. Yung iba makita mo sa lansangan gulay-gulay yung damit, ikaw kahit paano maayos yung damit mo. So ako ito, lumanat ang damit na to, pero may naisusot ako. So nagpapasalamat na ako dito sa damit na to. Isa pang halimbawa yung ayaw mo ng ulam. Kasi hindi mo type. Pangit ang lasa, ganyan. So isipin mo na lang, yung iba walang makain. Magtsatsaga sa tuyo. Ayun ang pinakamaganda nilang pagkain. Minsan, tsatsaga sa toyo at saka mantika. Pero ikaw, kinakain ka. Pagpasalamat mo na lang yun. So sa mga nag-aaral, mahirap ba yung exam? Kahit masyado kumaga, lagi pag ang pasok. Yung iba nga, pagpasalamat mo yun. Kaya nakakapasok ka. Pero ngayon, may problem tayo na online classes na ganyan. Salamat mo na lang na meron kang gano'n na nakapag-aaral ka. Yung iba, kahit gusto nila mag-aaral, hindi sila nakabibigyan. Bakit? Wala silang pang gastos. Wala silang pang load sa internet. O kung ano naman, may mga libre yung pag-aaral kasi public school. Wala naman silang chance para makapag-aaral kasi walang oras. Kaya kailangan nila pabayon. So, isa pang halimbawa, dapat may pagpasalamat. Maliit ba yung kwarto mo o yung bahay mo? Gusto mo malamansyo ng bahay mo? Pasalamat ka na lang dun. Kasi ang daming pamilya dyan na walang matirahan at walang matulugan. Ang talas sa kasalansangan. So, naalala ko tuloy yung kanta ni Don Moen, yung Be Thankful ba, nakalimutan ang exactong title niyan pero sabi nga ito yung patungo sa pagpapasalamat. So be thankful ating mga kaibigan. So lagi kang tunin sa brighter side ng buhay mo at hindi yung madilim. Hayaan mong yung kaliwanagan ng Diyos ang pagbigay ilaw sa mga. So imagine, may naalala lang ako yung familiar kayo sa isang malaking bilog, kulay puti, tapos mayroong isang maliit na tuldok sa gitna. Ang napapansin natin yung problema natin na maliit, yung tuldok na yun. Hindi natin nakikita yung mas malaking liwanag, mas malaking bilog, na ayun yung biyaya na kailangan ibigay sa atin ng Diyos, na pinagpapasalamat natin. Ang nakikita natin ay yung tuldok. So, madaming ang hiniling yung Diyos na hiniling natin kay
Jesus na hindi na niya binigay. Mas madami naman siyang binigay sa iyo na hindi mo hiningi. So sabi nga daw sa Psalm chapter 107 verse 1, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." So ulitin ko. So Psalm 107 verse 1, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." So to wrap this up, kung hindi ka marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay, paano niya pa ipagkakalob sa iyo ang malalaki at kahanga-hangang bagay? So don't expect na ibibigay sa iyo ng Diyos yung malaking bagay na laging pinagdarasal, na gusto mong magkaroon ng malaking bahay, gusto mong magkaroon ng maraming pera, pero yung simpleng meron ka ngayon, meron ang damit, meron ka sapatos, meron kang tsinelas, meron kang katirasong pagkain na isinusubo, nakakain ka ng 3 pesos isang araw, hindi mo inapapasalamat yun. Hindi mo alam, huwag ka nang expect na mabigay sa iyo yung malaking bagay. Kasi, simple maliit na bagay, hindi mo kaya pagpasalamat. So, sabi nga ng may pangako sa atin ng Diyos, bibigyan niya naman yung malaking bagay na hinihiling mo. Magpantay ka lang. Kailan, or, di ba kung naalala niyo yung last devotion ko? Yes, or wait. No. Kaya, meron pang mas maganda na ibibigay para sa iyo. So, hanggang dito na lang ang ating topic for today. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel na to, feel free to subscribe by clicking the subscribe button below and hit the notification bell para mag-i-activate tayo sa mga susunod na video. So, hanggang sa muli, stay safe always. God bless you.